Okay, so ngayon, Eugene, pupunta na tayo sa ano, sa next segment ano of this coaching session, which is to ano no, to break through that sorry, to change that pattern ano, so paradigm shift, to change that pattern dahil medyo na ano, na nasira yung pattern mo, nagkaroon ka na ibang pattern dahil because of self-doubt. And by the way, kamusta yung ano mo ngayon? Kamusta yung tingin mo sa self-doubt ngayon? Meron ka, medyo nag-improve ba yung Yes, confidence mo? Kap. Yes, Kap. Promise? Yes, Kap. Mabuti nga, Kap. Ginawa ko to eh. Kasi parang na-move up ako, Kap eh. Parang Nag-improve naman yung ano na may confidence. Yes, Kap. Okay, good. Kasi dito sa yung mga action plans will need a lot of your confidence and dedication para magawa mo yan ano. So, pupunta tayo sa ano sa breakthroughs na possible na gawin mo now and in the future, no? Starting now actually. So, let's talk about mastery, no? Kasi meron kang yung portfolio mo, sabi mo kanina, uptrend siya and then nagre-retrace. And sabi mo, why is it important to be addressed now? Dahil ayaw mo tuloy-tuloy na mag-retrace, 'di ba? And gusto mong pigilan yung pagbaba and gusto mong tumaas, tama ba? Yes, Kap. Okay, so what did it cost you? Yung retracement na 'yon, ano yung mga naging cost? Ano yung mga nawala? Ano yung mga ano? Bigyan mo ako ng mga ano. Bigyan mo ako ng list. At least 3. Siguro, Kap, yung ano, pag dito yung sa performance, Kap, parang mali pa rin yung, alam mo, yung bullish pa rin ako or pinapractice ko yung isang setup na hindi akma sa market condition. So it cost you a lot of ano, misplace? Mali siguro yung bias ko tsaka expectation, masyadong mataas yung mga yung ito lang pala yung dapat na target ko. Medyo napapataas. So hindi na-hit yung target sa halip na mag-take profit din sana. Nag-retrace na. Na-out ka doon sa break-even tuloy. Na-out pala ako doon sa break-even. So from September ka, parang nag-work yung ano, yung setup ko. August, tapos saktong September, tapos from September to August, binawi na. Nabalik na sa ano, sa market. So, hindi. Ang tanong ko, Eugene, is cost. COST. Ano yung mga And naging cost noon of having that self-doubt of yung retracing yung port? So, based dito sa sinasabi mo, it cost you a lot of ano? A lot of money. anong Yes, Cap. nawala sa'yo? Anong nawala sa'yo, pare? Ayun, yung Dito sa period una, of retracement. pera ka, Pera. tapos emotion din, tsaka psychological na, yun nga, nagda-doubt ako sa sarili ko, di ba? Tapos, siguro, time din ka. Kasi dapat may mga time na dapat ginugol ko na lang sa kung paano ko improve yung bagay na yon eh hindi ko ginawa, hindi ko ginamit doon. Ayun, okay. So, ayan yung sagot, Brad, dun sa question of why is it important to be addressed now. 'Di ba? Ang laki na ng cost mo eh. Kailangan na natin baguhin 'yan. Willing ka bang baguhin? Yes, Cup. Okay. Good. Thank you for that wonderful answer. Sige. So, ito, iibahin ko yung approach ko ngayon, ano. I'm going to So yung i-approach natin ngayon is yung familiar sa iyo na approach, which is since meron kang template na ginagawa na doon sa current job mo as a graphic artist. 'Di ba? Magaling ka na graphic artist, tama? Yes, Cap. Expert ka na graphic artist, tama? Yes, So Cap. meron kang journey diyan, tama? Yes. So, I'm sure, dyan sa journey mo of being an expert,
expert graphic artist, meron mga roadblocks kang kinaharap, tama ba? Yeah, marami din, Kap. Marami din. So I want you to look back, Brad. Ano yung template mo when you are encountering roadblocks? When you are encountering challenges? Kasi ayaw na kitang bigyan ng bago dahil meron ka na eh. Diba? Eh kasi ito, may challenge ka ngayon. Yung port mo bumabagsak. Ang gagawin natin, Brad, is yung context, yung ginagawa mo doon sa current job mo, which is familiar ka na, meron ka ng muscle memory, Brad. May template ka na, may sistema ka na. Ilalagay lang natin sa trading. Kasi yung intangible side of ng graphic artist, yung as an expert graphic artist, gusto mo mag expert sa trading? Yes, Kap. Yun okay. Yung ano ko. So, ganun lang natin gagawin yon. So, since expert ka sa graphic artist, meron ka mga intangibles doon, ilalagay natin ngayon dito sa trading. So, when you are encountering roadblocks before as a graphic artist or challenges, paano mo siya minamanage? Go. Continuous lang, Kap. Kasi pagka may mga problema nun dati, pagka hindi ko gagawin yung isang bagay na yun, lalong tatambak na tatambak siya, hindi matatapos. Tapos, minsan nag-outsource din ako. Mm-hmm. So, kung sa trading, ganun din siguro yung, ganun din ang gagawin ko. Paano? Continuous lang yung ano, yung kung ano yung nagwo-work sa akin sa mga routines ko ngayon. Tapos, sinabi nga ni FMC kanina, yung block time. Oo, na kasi ganun ka pa eh. Hindi ko nare-respeto yung 8 to 10 na period ng study tsaka trade planning. Hindi consistent. 8 to 10. So meron kang parang times na tinatamad ka, may times na okay lang nagawin, tama ba? Yes, Kap. Okay. So parang hindi priority. Okay, so paano mo siya gagawin priority? Kasi madali lang sabihin yun na continuous lang, Kap. Gawin kong priority, Kap. Paano mo siya gagawin priority? Bigyan mo ako ng ebidensya, pare, na pwede kong panghawakan. Ililipat ko sa morning na siya, Kap. Siguro first thing in the morning ko gagawin. First thing in the morning. Okay. Anong difference? Mataas pa yung energy ko, Kap, ng pagka morning. Okay. How it will help your performance? Una, Kap, siguro mas applicable kasi hindi press pa yung mga pinlano ko or parang re-review kaysa yung last night na nakatulugan ko na or kaya after nang matulog ko, pagod na yung nakalimutan ko na yung kung ano man yung pinlaan. Mm-hmm. So, meron kang energy, basically. Yes. Okay. So, ano ka ba doon? Convinced ka ba doon sa sagot niya, FMC? Parang pwede pang gawing mas specific. Oh, yeah. Oh. Hindi convinced eh. Oh, Eugene, gawin mo doon mas specific. Bigyan mo nga siya ng advice. Bigyan mo siya ng advice, FMC. Paano niya mas gagawing specific? Siguro pwedeng lagyan mo siya ng i-sandwich mo siya sa dalawang activities kung ano yung gagawin mo. Kumbaga parang bago mag-lunch versus pagkagising. Parang doon mo siya ipapasok. Gagawin mo siyang okay. Sa sandwich mo siya. Okay. Bago mag-lunch and pagkagising. Ah, okay. Parang meron kang signal na magsasabi sa'yo na, pag ganito, so gagawin ko na siya. And then, pag ito na, tapos ko na siya. May signal ka. Kaya mo ba yan, Eugene? Routine na talaga. Oo, parang ganun, pre. Kakayanin ka. Yun. what else? Sabi mo, continue lang and yung block time and ano yung isa niya sinabi kanina? Yung about sa outsourcing. O, paano ka mag-outsource? Ano ba yung outsourcing basically? Yung mga bagay na hindi naman critical dun sa work
pwede ko ipagawa sa ibang tao. Ayan na. O, so paano mo gagawin yan? Para makatulong sa'yo dito. In terms of trading cap, hindi ko pa ma-apply cap eh. Parang kasi by self talaga yung ano eh. Yung ano? Siguro po, limiting bilip yan, Brad. Yung mga ano ko cap, yung mga struggles ko, i-ano ko, ihingi ko ng tulong dun sa mga teammates ko. Ayan na. So, tama yun. Outsourcing yun, diba? Leverage pare. Collaboration. Yes, Cap. Diba? Tawagin mo yan, Eugene, na co-opetition. Hindi, joke lang. Collaboration, Brad. Collaboration. Diba? Paano? Paano? Paano magagawin? Ano? May ano, online meeting? Or chat? Or face-to-face meeting? Paano? Siguro, Cap, yung ano, yung hindi... Ito na naman, hindi, Eugene, siguro. Ay, puro siguro to eh. Hindi ko natitake advantage, Cap, yung availability ng... tsaka knowledge ng mga teammates ko. Parang binabasa ko lang sila tapos yung journal niya daily, binabasa ko lang tapos hindi ko tinatanong sa kanila na anong mindset, ba't naging ganyan yung execution mo dyan. Parang alam mo ka, parang tagabasa na lang nangyari sa akin. Hindi ko tinitake advantage kung ano man yung maaari kong mapulot talaga kung pwede nila akong i-walk through doon, hindi yung parang sa one paragraph lang yung pagkakaintindi ko. Hindi ko pa nilaliman yung ano, kung ano man yung may question sana ako doon sa journal or doon sa trade nila. Bakit? Anong what's stopping you from doing that before? Hindi ko siguro hindi habit cap, tsaka parang hindi rin nila ginagawa sa akin, parang ganun. Bakit mo naman nasabing hindi nila ginagawa sa iyo dahil hindi sila nagtatanong? Hindi rin nagtatanong. So parang it's just a nice to know. Parang ano lang cap, parang dapat makapagsubmit lang. Parang hindi namin na titake yung full maximize, hindi na ma-maximize. Hindi na ma-maximize yung ano. Learning. Yeah. Yung learning ng ano, sa grupo. Hindi, merong underlying reason yan, pare. Merong underlying reason. Ano yun? Ano sa tingin mo yun? Hindi ako nag-initiate ka. Parang, sa Why? Siguro sa sarili ko, baka kaya ko itong solvein. Kaya ko makita yung kung anong iniisip niya. By my own, parang ganun. So parang you have given the luxury of a collaborative team of an accountability group pero walk alone pa rin yung gusto mo. Oo, may ganun ka. Nice. May ganun. Which is it ego and pride? Nandun pa rin ka. Kumaga parang hindi kasi syempre plastic naman yun kung sabihin ko nawala ka agad yan, di ba? Pero inaano ko, yung ito nga lang kap, di ba? Sobrang na-expose ko yung sarili ko, di ba? Pero, ano kasi yun, Cap, eh? Yung parang, sabi mo nga, yung, ano, yung doing what you fear, di ba? Yung kung anong, gawin mo yung kung anong natatakot ka. Acting in spite of fear. Yes. Doing yes, something in spite of fear. Yes. So, Cap. Parang ano siya, no? Ay, wala akong pakialam sa trade mo, mas magaling ako sa iyo. O, hindi naman. Wala akong pakialam sa trade mo dahil trade ko lang yung ano. Yung papakialaman ko. Yes, Cap. Yun na nga. So, yung power of leverage is very powerful pero hindi nyo ginagamit.